Isang magandang araw sa inyo, Ginoong Saudi Rivera at sa aking mga kamag-aral. Narito ang pangalawang pangkat upang ibahagi ang aming konseptong papel para sa pananaliksik sa paksang pinabagatang mga sanhi na akademikong pagkabalisa sa mga mag-aaral ng Cagayan de Oro National High School, Senior High School sa panahon ng pandemya. Samahan niyo kaming buksan at talakayin ang konseptong papel na aming inihanda upang lubos na maunawaan ang kabuluhan ng paksang nais naming pag-aralan. Upang simulan ang talakayin, aking inaanyayahan si Binibining Katahusan. Maraming salamat, Ginoong Saler, at magandang araw sa inyong lahat. Ako si Riza Katahusan at itatalakay ko ngayon ang rasyonal ng aming pananaliksik. Ang pandemya ay nagdulot ng hindi na may babalik na epekto sa ating buhay sa mga nakalipas na taon. Nakakaapekto at nagdulot ito ng malaking pagkagambala sa ating ekonomiya at panlipunan. Halos lahat ng bansa nagkaroon nito, kabilang na dito ang Pilipinas. Gayunpaman, nagkaroon ito ng epekto kung paano tayo tinuturuan sa eskwelahan. Kaso, nahihirapan ang mga estudyante na maisaayos ang mga kasalukuyang pagbabago, lalo na kung hindi sila sanay nito. Sa halip na suspendehin ang edukasyon dahil sa COVID-19, pinili ng gobyerno na ipagpatuloy ito sa pamamagitan ng online learning at modular distance learning modality. Sa ngayon, ito ang pinakamahusay na solusyon upang maiiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Nagawa naman namin ng umangkop sa mga pagbabago, ngunit nagkakaroon pa rin ng mga problema ang mga mag-aaral tulad ng akademikong pagkabalisa. Sa mga hindi nakakalam, ang akademikong pagkabalisa ay nangyayari sa mga taong nagkaroon ng sintomas ng pagkabalisa. Bilang resulta ng stress na nag-uugnay sa paaralan, kung saan naapektuhan ito ang kanilang kakayahang pagganap. Alam naman nating lahat ng akademikong pagkabalisa ay isa sa mga isyu na hinaharap ngayon sa mga mag-aaral, lalo na ngayong pandemya. Sa pag-aalala, emosyonalidad at pagkagambala na dulot ng gawain at mga kapansanan at nakasanayan sa pag-aaral, ito ang apat na bahagi ng akademikong pagkabalisa. Tutungo naman tayo sa layunin ng pag-aaral kung saan iyahahatid sa atin ni Ginoong Edrina. Salamat, Binibining Katahusan. Ako si Aaron Edrina at ipabahagi ko ang aming layunin ng pag-aaral. Ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa sanhi ng akademikong pagkabalisa sa mga napili mag-aaral sa Cagayan de Oro National High School, Senior High School. Ang layunin ng pag-aaral na ito ay alamin ang iba't ibang sanhi ng akademikong pagkabalisa sa mga mag-aaral ng Cagayan de Oro National High School, Senior High School. Kabilang na dito ang mga karanasan sa online modular class. Mga katanungan. Naglalayo din ang mga mananaliksik na mabigyan kasagutan ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano-ano ang mga sanhi ng akademikong pagkabalisa sa mga mag-aaral? Pangalawa, anong pamamaraan ang ginagamit ng mga mag-aaral upang marapin ang kanilang pagkabalisa? Panghuli, ano ang mga uri ng sanhi ng akademikong pagkabalisa na kinakaharap ng mga mag-aaral batay sa learning modality na kinabibilangan? A. Online learning modality at B. Modular distance learning modality. Kahalagahan ng pag-aaral. Para sa aming kahalagahan ng pag-aaral, ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa personal na salik tungkol sa personal na pananaw at emosyonal na sanhi ng akademikong pagkabalisa ng mga piniling estudyante sa Cagayan de Oro National High School, Senior High School. Ang makikinabang ng saliksik na ito ay ang mga sumusunod. Una, ang mga mag-aaral sa Cagayan de Oro National High School, Senior High School. Sa kanila nakatuon ang saliksik na ito. Maaari nilang malaman ang mga sanhi at epekto ng kanilang pagkabalisa upang maiwasan mangyari ito ulit sa kanila. Pangalawa, ang mga magulang. Ang mga impormasyon na nakalap mula sa pananaliksik ay maaaring maging batayan
upang malaman ng mga magulang ang mga karanasan sa kanilang mga anak sakali isa sa mga anak nila nakaranas ng problemang ito. At panghuli, ang mga guro ng Cagayan de Oro National High School, Senior High School. Bagamat nakakaranas din ng pagkabalisa ang mga guro, maaari nila itong gamitin bilang batayan upang malaman nila ang mga pinagdadaanan ng kanilang mag-aaral at makakatulong sila sa pagpababa ng mga pagkabalisa na naranasan ng mga mag-aaral. At para naman sa metodolohiya, narito muli si Ginoong Soler. Sa seksyon ito, malalaman ang mga paraan na isasagawa upang mabot ang mga layunin. Ang diskretidong pamaraan ng pananaliksik ang ilalapat sa pag-aaral na ito. Kinikilala ng mga mananaliksik na ang deskriptibong pamaraan ay angkop para sa pag-aaral dahil mas mapadali nito ang pagkolekta ng datos mula sa mga respondente at may ugnay sa mga individual na nasa sentro ng layunin ng pag-aaral. Ang mga respondenteng kabilang sa pag-aaral na gagawin ay ang mga piling mag-aaral ng Cagayan de Oro National High School, Senior High School. Magkakaroon ng 30 respondente para sa survey na gagawin. Ang pagpili sa 50 respondente ay gagamitan ng modal instance sampling upang maging mas madali sa mga mananaliksik ang paglalalap ng datos. Ang pangunahing instrumento na ginamit ng mga mananaliksik ay isang survey na tanatanungan. Ang tanatanungan ay ihanda ng mga mananaliksik upang makakuha ng impormasyon tungkol sa akademikong pagkabalisa. Ang tanatanungan ay binubuo ng 1 hanggang 22 katanungan kung saan ang mga mananaliksik ay nakabatay sa pamagat ng pag-aaral. Ang sagot o komento ng mga respondente ay makakalap sa pamagitan ng tanatanungan. Ang pag-aaral na ito ay hindi lamang naghahanda para sa mga mananaliksik, ngunit ito rin ay nagsisiling pambuelo para sa karagdagang pananaliksik sa mga paksang hindi kaanong nakukuha ng pansin sa lipunan. Maingat na ginawa ng mga mananaliksik ang mga tanong sa panayam upang lubusang makuha ang mga tugon at madistating pananaw ng mga mag-aaral sa Cagayan de Oro National High School, Senior High School. Ang mga mananaliksik ay nakalap ng sapat na impormasyon sa pamamagitan ng survey. Dahil sapat at makatwiran ang dami ng mga tumutugon, nagkumpleto kaagad ang pagsusuri. Upang maibuod ang aming metodolohiya sa pananaliksik, ito ang daloy ng aming pag-aaral. Una, pagpili ng mga respondente at lokasyon. Pangalawa, pagpili ng instrumento ng pananaliksik. Pangatlo, pagdidisenyo ng tanatanungan o survey. Pang-apat, pagsasagawa ng pag-aaral. At ang panghuli, ang pagkolekto ng mga datos na nakalap. Matapos ang pagkalap ng datos at impormasyon, inaasahan ng mga mananaliksik na matukoy ang iba't ibang sanhi ng akademikong pagkabalisa sa mga mag-aaral ng CDO and HS sa panahon ng pandemya. Bukod dito, inaasahan din na mapaliwanag ang mga suliraning hinakarap ng mga mag-aaral patungkol sa sistema ng edukasyon sa panahon ng pandemya, kung kaya't isa sa mga inaasahang bunga ng mga mananaliksik ay ang iba't ibang sanhi ng pagkabalisa hinggil sa learning modality na kinabibilangan ng mga mag-aaral.